Manila. Yaman si Gawan ng mga residente ng apartment building sa Dalian City sa China. May bata kasing nakabitin at nakaipit ang ulo sa balkonahe sa ika-anim na palapag ng gusali. Nagtulong-tulong ang mga construction worker na malapit sa lugar. Isa sa kanila nag-alay Spider-Man para mailigtas ang bata. Gamit ang crane, isinabit siya sa hook para dahan-dahang makalapit sa bata. Hirap manong una, naialis din mula sa pagkakaipit ang ulo ng bata. Nang makawala, nahirapan itulak ang bata pabalik sa balkonahe. Naghanda na ng kutsyon sa ibaba ang mga residente sakaling may mahulog. Nang makarating na sa balkonahe ang mga magulang, hinila nila ang anak mula sa railing. Ligtas na ang bata. Posibleng isara simula ngayong Sabado ang buong southbound lane ng Elsa Camuning Flyover. Yan ay para makapagbigay daan sa pagsasaayos ng tulay na ngayon may mga bitak at butas. Para alamin sitwasyon doon, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Nakasarado pa rin itong middle lane itong EDSA Camuning Flyover southbound dahil nga doon sa nakitang bitak at butas nung nakaraang linggo. Sa ngayon ay nadadaan na pa rin naman ng light vehicles ito pero isang lane lamang at naglagay dito ng mga concrete barrier at mga traffic cones para di magabayan yung mga motorista. At yung busway ay nadadaanan rin naman ng EDSA Carousel Bus. At para bigyan tayo ng karagdagang detalye, kaugnay nito ay makakasama natin ngayong umaga si Engineer Eduardo Santos, kaugnay dito sa ginagawang rehabilitasyon dito sa flyover. Engineer, apo. Good morning, Engineer. No? Live po tayo sa unang hirit. No? Apo. Ano bang status talaga, Engineer, nitong flyover natin? Even before na makitaan po ng bitak at butas last week po ng DPWH. Nakasama na siya dun sa for rehab namin na meron gagawin dito ang mga major repairs sana. For 2023, kasama siya sa request. Marami na rin talaga siyang mga kailangang isayos. Opo. Ongoing na po ba rehabilitasyon? Kasi kung bababakad mismo dito sa flyover engineer, may makikita ka ng mga bakal, may mga gumagawa na po ng mga tauhan ng DPWH. Meron kasi kaming ongoing na retrofitting nung nitong tulay. Nagka-carbon fiber. Opo. Engineer, tapos gano'n po ba katagal yung aabutin talaga yung na magiging rehabilitasyon? 30 days po. Ito lang ano to, 30 meters ang haba, itong middle span na to. 30 meters saka 2.7 yung lapad. Opo. Girder to girder, pier to pier. With 30 days, Engineer Santos, ano po ang naging rekomendasyon ng DPWH sa MMDA? Total closure ho. Kasi hindi naman po pwedeng may dumadaan dahil pag binuksan natin, maapektuhan na ibang structure. Opo. Pero may final, ano na po ba tayo? May final schedule na talaga tayo ng total closure, Engineer? Apo. Meron na po. Apo. Engineer, ano, panghuli na lamang ano, ang ngayon, light vehicles lang po yung pinapayagan dito na makadaan. Sige po, maraming salamat po. Si Engineer Eduardo Santos, siya yung district engineer ng Quezon City, second district ng DPWH. At sa ngayon naman, ay nagkakos na ng bahagyang pagbibigat sa traffic itong nangyayari. At nakita naman natin, ano, Iga, na ongoing yung pagkukumpuni doon sa butas at bitak na natagpuan dito last week. Pero ito po ang sinasabi sa atin ng DPWH, yung magiging closure ng halos isang buwan o 30 days ay para lamang sa portion nitong southbound. Hindi ito yung buong flyover na ano, sisimulan pa lamang yung rehabilitasyon. Sa ngayon kasi, ang sinasagawa pa lamang ng DPWH dito sa flyover ay retrofitting. Yan muna yung pinakalitas mula rito sa EDSA Camuning Flyover Southbound. Ako po si James Agustin, buong puso, para sa Pilipino. Mga kapuso, hindi na po bago sa mga taga-Ubando, Bulacan, itong matinding baha. No? Pero ang kakaiba raw po sa kanilang sitwasyon ngayon at sa kanilang nararanasan ay talagang tila hindi na bumababa itong baha rito dahil nga sa pagbigay ng dike at pagkasira ng floodgate sa kanilang lugar na umabot na po sa halos isang buwan na mula nung masira nga po ito. At mahigit isang buwan na rin pong apektado ang mga residente rito na talagang sinusuong itong bahang ito, talagang kalbaryo sa kanila itong kanilang ganitong sitwasyon. At ito pong sitwasyon na ito ay nakakaapekto sa iba't ibang mga barangay dito, kabilang na po itong Tawiran at Paco, pati na rin po itong Barangay Lawa na kinaroroonan ko ngayon. At tila parang pinaninindigan nga po no, nung pangalan nila, yung kalagayan nila, hindi dahil sa lawa, kundi dahil sa matinding baha
na naidulot nga po nitong pagkasira nga po ng floodgate at pagbigay nga po ng dike. Ano? Bukod pa sa fact na talagang catch basin po itong kanilang lugar. Kaya para malaman po natin ang kanilang sitwasyon, makausap po natin ang isa sa mga residente rito sa Barangay Lawa na si Tatay Josefino Samonte. Tatay Josefino, lapit po kayo dito. Maganda umaga po sa inyo kahit na hindi po masyadong maganda yung sitwasyon natin ngayon. Ano? Tatay, makumusta ko lang no, ang inyong kalagayan na nabanggit na rin po ng mga residente rito na mag-iisang buwan na po yung ganitong sitwasyon. Kumusta po ang inyong kalagayan? Kumusta po yung inyong pamumuhay at pangkabuhayan sa ganitong sa gitna ng ganitong sitwasyon, Tatay? Dito po sa lugar po namin sa Lawa, marahil na rin pong apektado po dahil po sa pagkakasira po ng dike, paglaki po ng tubig, at ang mga tao po rito, hindi po makakalabas po dahil una po ang isang pinoproblema, mga nagtatrabaho rito, yung tubig po. At ang isang pong apektado po rito, yung pagkasira po ng dike, at saka po pagpasok po ng tubig dito sa amin, sa loob Fatima po ng Lawa, eh hindi na po makakalabas. Dahil may nakita po ako may mga flotation device katulad ng kasama po natin dito sa likuran. Opo. Tapos yung iba sumasakay ng mga pedicab. Kaya po ba noon o talagang magbabayad pa kayo para lang makalabas kayo dito sa lugar na to? Marami pong problema. Una po, paglaki po ng tubig, ang pamasahe po, magiging 10 po, magiging 50 na po. Paano makakapasok yung mga tao rito? Una, hindi ka pa kumikita. Sa kawalan nagbayad ka na. Sa kawalan po ng sa hirap ng buhay ngayon. Kaya yung iba, apektado rin po yung mga namamasukan. Oo, bukod sa kabuhayan po ninyo, yung kalusugan, kumusta po? Napansin po ba kayo may nagkakasakit na rin? Isang problema po rito, mga bata rito, hindi na po pinapalabas. Dahil po itong tubig na to, mapapanis po ito. Pagpanis po nito, apektado po sa bata. Dahil hindi po dumadaloy. Hindi po dadaloy. So sinasabi nyo, napapanis dahil tulog yung tubig. Oo, hindi dahil dumadaloy. Dahil hindi dumadaloy lahat ng dito ng dumi. Manggagaling po sa ilog. Lahat po ng basura. Mga bulok-bulok na tinatapos sa kasada dito po nagdadaan sa amin na to. Okay, nararamdaman po namin ang inyong kalagayan po rito. Kaya para po sagutin ang kung ano po ba yung mga hakbang na isinasagawa ng ating pamahalaan dito sa Obando, eh makakausap po natin si Engineer Elpidio Jesus Avena, no? Siya po ang Municipal Engineer ng Obando Bulacan. Maraming salamat po, Tatay. Kausapin po muna natin si Engineer Avena. Engineer, mag-iisang buwan na, kayo na rin po mismo nagsabi sa atin, no, na mag-iisang buwan na po mula nang masira yung dike, yung flood agate. Ano na po yung mga hakbang na ginawa po ninyo? I understand meron na po mga steel sheet piles na ginawa. Paano po ito nakakatulong? At kahit pa paano po ba, bumaba ba? Kasi I understand, pagdating po ng hapon, eh, mas tumataas pa po yung tubig dito pag nag-high tide po. Mula po nung nagsimula na nasira yung dike dun sa hangganan namin sa Venezuela along Mekawayan River, nagsimula na rin makipag-ungnayan ng pamahalaan ng bayan ng Obando dito sa katabi nating city government ng Venezuela at sinimulan yung pagsasara ng dike. That was almost 3 weeks ago. Ngayon tuloy-tuloy yung ano yung gawa doon. Pero pagdating na maisasara na kasi malakas na yung pressure ng tubig, bumibigay yung katabi. Kaya pilit namin na hinabaan na yung ano. Instead of 30 meters nung una, mas mahaba na sa 30 meters yung binabaon ngayon. Pero nakakatulong po ba ito? O, kasi ang nakikita nating sitwasyon dito. Hindi. hindi naman may po. Sumabay pa kasi na isang sira dito naman sa Gawin Lawa. Isa pa pong sira. Yung floodgate namin, tinangay ng baha. Tinulak. Okay. Nabiyan repair yun. Sa tulong rin ng Valenzuela City kay Mayor Rex, nagbigay sila ng isang floodgate pero nire-repair namin hanggang ngayon. Baka mamaya, natapos na yon, nakabiyahe na ngayon yon. Okay, so kailan po natin inaasahan na maisasagawa po ito para talagang kahit papano eh, matulungan ng mga maibsan yung kalagayan po niyo rito within na ganito kahirap? Within the day. So, katuwang niyo po rito yung DPWH? Paano po ba ang mangyayari? City Government of Valenzuela. City Government of Valenzuela. Gaano po natin katagal pa inaasahan na maikukumpuni po yon at hanggang kailan natin inaasahan na magiging ganito po yung situation? Once na may lagal na sa pilapil yung floodgate, steel floodgate,
may sasara na natin na maayos yung dike, hindi lalabas ang tubig dito. Eh, yung ano po? Pero meron pa rin mga konting tagas. Uh-oh. Hindi natin ano, kasi yung ano, open pa yung Mikawayan River. So, inaasahan po natin na kapag nakumpuni na po yun, talagang mawawala na po yung tubig dito? Yes, yes. Oh, pero bababa. Kasi malaki ang bababa ng tubig. Papasok na po yung tag-ulan. Tag-ulan na. Oo, at actually tag-ulan na nga po. So paano po 'yon? Inaasahan pa pong mas tataas pa po yung tubig. Kakayanin po ba ng sitwasyon ng pagkukumpuni po na 'yon? Sana po inaasahan namin na wala nang masisira ng dike. Pero pag tulad nung dati, wala namang sira. Wala naman tayong baha. All right. Engineer Elpidio Jesus Avena, marami pong salamat sa pagpa-unlock po sa amin ngayong umaga. Kasama at, po rin si Father. Nananawagan si Father po tayo. Maraming salamat din po kay Father na kasama rin po natin ngayong umaga. Yan po si Engineer Elpidio Jesus Avena at kanina po nakausap din po natin si Josefino Samonte na para ipaliwanag nga po yung kalagayan nila dito sa Barangay Lawa dito sa Obando, Bulacan. Balik muna sa studio. Bukod sa COVID-19, mga sakit na leptospirosis at dengue ang binabantayan sa ilang probinsya sa bansa. Na-detect naman ang isang kaso ng BA5 Omicron subvariant sa Cagayan de Oro City. Yan ang unang balita ng host ng At Home with GMA Regional TV na si Cyril Chavez. Cyril, good morning! Good morning, Susan. Umabot na nga sa 10 ang kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region. Isa dyan ang namatay. Kaya naman activated na ang express lane sa mga pampublikong ospital para sa agarang paggamot sa mga pasyente. Napapadalas na raw ang paglipanan ng mga daga sa bentahan ng bakal na ito sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Bagamat maingat ang pamilya, hindi pa rin sila kampante, lalo pat iba't ibang sakit ang dala ng daga, partikular na ang leptospirosis. Sa datos ng Center for Health Development Ilocos, 10 na ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis sa rehiyon simula Enero hanggang sa buwan ng Mayo ngayong taon. Isa sa mga yan ang namatay. Kaya activated na ang express lane sa mga pampublikong ospital sa rehiyon para sa mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Lumobo naman sa mayigit 2,500 ang kaso ng dengue sa Western Visayas mula Enero hanggang Hunyo 4 ngayong taon. 23 sa tinamaan ng sakit ang namatay. Sa datos ng Department of Health 6, mas taas ng 196% ang mga naitalang kaso ngayong taon kumpara sa 850 cases sa parehong panahon noong 2021. Pinakamataas ang kaso na naitala sa Negros Occidental na umabot sa 984. Karamihan sa na-dengue ay mga batang nasa edad 1 hanggang 10 taong gulang. May unang kaso na ng BA.5 Omicron subvariant ng COVID-19 na naitala sa Cagayan de Oro City ayon sa Department of Health Region 10. Asymptomatic ang 38 taong gulang na pasyente na isang seaman. Ayon sa DOH, umuwi ito sa Cagayan de Oro noong Marso at bumiyahe pa Maynila noong Mayo para asikasuhin ang kanyang mga papeles para sa trabaho. Doon na nalaman na positibo siya sa COVID-19. Ang pasyente ay tinuturing na local case dahil matagal na siyang namamalagi sa Cagayan de Oro City bago na diagnose. Hindi pa matrace kung saan niya nakuha ang sakit. We were able to contain it kasi very fast ang action ng City Epidemiology and Surveillance Unit. So they were able to trace up to the third generation and back up to the third generation. So hanggang ngayon, ongoing pa rin yung observation the whole yung first, second and third generation na close contact. Bakunado ang pasyente at mga close contact nito, kaya hindi nalagay sa alanganin ang kanilang kalusugan. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abangan mamaya dito sa Mindanao, ang At Home with GMA Regional TV, alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Susan. Maraming salamat, Cyril Chavez. Opisyal na po, isasara na simula sa Sabado ang buong southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover para kumpunihin. Nagbabalik si James Agustin. James? Good morning. Abiso sa mga kapuso nating motorista. Inanunsyo na nga ngayong umaga ng MMDA na isasara itong buong stretch ng EDSA Kamuning southbound. Simula nga po yan sa Sabado, alas 6 ng umaga. Tatagal po yan ng 30 araw. At para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye, kaugnay ng pagsasara nitong mismong southbound lane ng flyover, makakasama natin ngayong umaga si MMDA Chairman Attorney Romando Arte. Sir, welcome po sa unang balita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, tulad po ng nasabi nyo, ito pong buong southbound ng EDSA Kamuning Flyover ay isasara
for 30 days. Yan po ang hiniling ng DPWH dahil nung buksan po nila yung mga may crack na portion nitong tulay ay nakita nila na kailangan pong kumpunihin yung 30 meter stretch nitong buong tulay. May kaya po 30 days dahil mano-mano po ang pagbaak ng simento. Yes, dahil hindi po pwedeng gamitan ng heavy equipment dahil baka maapektuhan po yung dalawang lanes pa na nasa tabi. Kaya po medyo matagal. Pero yung 30 days po maximum, kasama na po yung curing time 7 days ng simento na kanila ibubuhos. Apo. So sir, paano po magiging routing natin? At dito po kasi ngayon nadadaanan pa ito ng EDSA carousel buses. Itong busway po, tapos yung isang lane. Pag po sinara na ito simula sa Sabado, paano po mangyayari sa daloy ng trapiko po natin? Ang lahat po ay padadaanin sa service road, sa ilalim, including yung bus carousel, yung bus natin. Pero pagkalagpas po ng tulay, sinsarado naman po itong tulay na ito, pwede pong kumaliwa yung bus para makapasok po ito muli sa bus carousel lane po natin. So insofar as the buses are concerned, after po na itong stretch ng tulay, makakabalik po siya sa kanyang bus carousel lane at mabilis pa rin naman po yung daloy ng traffic. Sa mga private motorist naman po, meron po tayong mga mabuhay lanes. Ipopost po namin sa social media, may mga signages naman po yan. At ini-encourage po namin na gamitin ng mga kababayan natin, lalo yung may mga privado sasakyan, yung ating po mga mabuhay lanes. Apo. Sir, sa sa pagtatayaan natin, mga ilang sasakyan po ang maapektuhan ng pagsara nitong southbound pa lang po ito ng Kamuning flyover? Nasa 140,000 daw po ang, ayon sa aming datos, ang dumadaan dito sa tulay na ito everyday. So, yan po yung maapektuhan. Kaya nga po, tayo nananawagan na kung maaari, yung iba pong ating mga kababayan ay gumamit ng mabuhay lanes para po yung 140,000 na yan ay ma-divert sa iba't ibang kalsada at hindi naman po mag-bottleneck at mag-kumpol-kumpol dito sa service road ng EDSA Kamuning. Apo, maraming salamat po sa MMDA Chairman Atty. Romando Artes. At igan ngayon ay nandito pa rin, nadadaanan na pa lamang itong isang lane ng Kamuning flyover southbound maging yung bus lane. Pero mula nga po sa Sabado, itong boom flyover na ito southbound ay isasara na sa daloy ng trapiko. At yung tinutukoy ni Atty. Romando Artes na mabuhay lanes, yun yung mga nandiyan sa scout na papasok. Pero masyado kasi marami, kaya doon ipopost na lamang sa social media. Kaya asahan na mga kapuso natin motorista na lalo na next week yung mga papasok sa trabaho na dito sa southbound lane ng EDSA approaching nitong flyover na napakabigat ng daloy ng trapiko. Magdadagdag din daw ang MMDA ng mga traffic enforcers na tutulong sa pagmamando sa daloy ng mga sasakyan. Yan muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin Bumpuso para sa Pilipinas. Mga kapuso, dahil daw po sa laki ng problema sa sektor na agrikultura, inanunsyo ni President-elect Bongbong Marcos na siya na muna ang pansamantalang mamumuno at uupong kalihim ng Department of Agriculture. Dagdag pa niya, marami raw ang dapat palitan at ayusin sa kagawaran. Narito po ang aking unang balita. Sa tindi raw ng problema sa agrikultura, nagdesisyon si President-elect Bongbong Marcos. I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture at least for now. I thought it's important that the President take that portfolio so that not only to make it clear to everyone what a high priority we put on the agricultural sector, but also as a practical matter so that things move quickly because the events of the global economy are moving very quickly. Tututukan daw niya ang pagpapalago ng produksyon ng pagkain lalo't may nakambang food shortage at pagtaas sa presyo ng pagkain dahil sa mga tinawag niyang outside forces. Marami tayong mga kailangang palitan, iba't ibang opisina na hindi na masyadong nagagamit o kailangan nang i-retool para sa post-pandemic. We're going back to basics and trying, and we will rebuild the value chain of agriculture. Hindi ito ang unang pagkakataong hahawak ng cabinet post ang isang sitting president. Ginawa rin ito ni na dating Pangulong Ramon Magsaysay Sr., Ferdinand Marcos Sr., Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Sa gitna naman ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo, hindi raw nakikita ng President-elect na tanggalin ang excise tax. If you reduce the excise taxes, that does not necessarily help those who are most in need, yung talagang tinatamaan.
kasi blanket eh. Those whose livelihoods are in danger or in danger of losing their livelihoods because of the increase in the oil, baka yun ang dapat nating mag-focus. Hindi pa naman pinapangalanan ni Marcos ang mga itatalaga sa iba pang cabinet posts gaya ng Department of Health, Department of Foreign Affairs at Department of Transportation. Pero sabi niya, paikli na raw ng paikli ang listahan. Kasamang humarap ni Marcos sa press conference ang mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Sa gitna na walang prenong oil price hike sa bansa, lahat ng klase ng pagtitipid ay ginagawa na ng mga tsuper. Ang ilan sa jeep na nakatira para hindi na umupa ng bahay. May unang balita live si Nico Wahe. Nico. Igan, kung tipid lang daw sa tipid, nauubos na isa-isa yung baraha ng ating maraming tsuper para lang magawa yan. Kaya ngayon, pati yung kanilang tinitirahan o yung maayos na tirahan, isinasakripisyo na nila para lang mas maging sapat ang ibibigay sa kanilang pamilya. Alas 9 na ng gabi kagabi, pero laman pa rin ng kanyang jeep ang tsuper na si Alvin. Pero nakagarahe na siya at hindi na mamamasada. Dito na rin kasi siya sa kanyang jeep na tutulog buhat nung Abril. Kasama ko po dati yung pamilya ko, sir. Nangungupahan kami, sir. Nung tumaas yung diesel, hindi ko na kaya, sir, kasi punti na talaga yung kinikita ko eh. Nagdesisyon siyang iuwi na muna sa Pangasinan ng kanyang asawa at tatlong anak. At least, hindi na raw niya po problemahin ang 6,000 pisong buwan ng upa. Oo, tipid na, sir. Siyempre, hindi na ako mag-iipon, sir, para sa bahay. Yung kikitain ko, papadala ko na lang dun sa kanila. Tis-tis na lang daw muna sa pagtulog sa loob ng jeep. Mahirap, sir. Siyempre, nandiyan na lahat eh. Lamok, lamig. Pero okay lang. Okay lang, sir. Okay lang, basta para sa pamilya naman yan, sir. Kadalasan, kumikita siya ng 400 pesos kada araw. 300 to 350 pesos ay padadala niya sa kanyang pamilya sa Pangasinan. Ang matitira ay itatabi niya para may maipang-almusal kinabukasan na pagkukuhanan niya ng lakas para sa panibagong araw ng pamamasada. Bukod kay Alvin, pareho din ang kalagayan ng iba pa niyang kasamahan. Dito na nga sila pumaparada at natutulog sa tapat ng gasolinahan. Ay, wala po kami inuupahan na kwan, sir. Pumapayag din naman, sir, kasi dito rin kami naggagasolina, sir. Ito na raw halos ang pinakahuling alas nila para makatipid. Lalo't ngayong araw ay muling magkakaroon ng taas presyo sa produktong petrolyo. 19 beses na yan ngayong taon. Tataas ng 3 pesos and 10 centavos sa kada litro ng diesel, 80 centavos sa gasolina at 1 peso and 70 centavos sa kerosene. Igan, itong nasa likod ko, ito yung mismong gasolinahan kung saan pumaparada at natutulog itong mga tsuper. Ngayon, yung mga tsuper natin dahil umaga na, lumarga na para mamasada. At kung may tatanong nyo kung paano sila naliligo, pumapayag naman daw yung may-ari nitong gasolinahan para gamitin yung kanilang banyo para dito araw-araw maligo yung mga tsuper. Live mula rito sa Santa Cruz, Maynila, ako si Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Halos doble ang itinaas ng COVID-19 cases sa bansa mula June 13 hanggang June 19. Batay sa weekly update ng Department of Health, 3,051 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa nagdaang linggo. 82% yan na mas mataas kumpara noong June 6 hanggang June 12. 6 naman ang nasawi dahil sa sakit. Sa daily update naman ng DOH kahapon, 529 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Ika-4 na sunod na araw na mas mataas ito sa 500 cases. Kaya pumalo sa 4,740 ang active cases. 380 naman ang bagong gumaling at walang nasawi. Ay kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, asahan na sa mga susunod na linggo ang pagtaas ng COVID cases. Binabantayan ng DOH ang NCR na may 70% na pagtaas sa COVID cases. Pati na rin ang pagtaas sa mga kaso sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Northern Mindanao. Ay kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, nagsimula na ang weak o mahinang COVID surge sa Metro Manila. Pero wala pa rin daw sapat na basihan para itaas ang alert level sa NCR. It's a continued increase in cases. It's a weak surge. It's not alarming naman. Hospitalizations are low. We don't foresee any escalation of alert levels at this time. Ang meron po tayo projections that
By the end of June, maaari po na aabot tayo to 800 to 1,200 cases per day kung magtutuloy-tuloy po ang mga kaso natin sa ngayon. Kailangan lahat tayo uli ay nagkakaisa. Let us continue to practice the minimum public health standards. Pumanaw na si Attorney John Lilo, ang Pilipinong abogadong nabaril sa ulo sa Philadelphia sa Amerika. Kinumpirma ito ng ina ni Lilo na kasama niya noong mabaril siya habang papunta sa airport. Tinamaan ng bala sa ulo si Lilo habang nasugatan ng kanyang ina dahil sa mga nabasag na salamin ng kotse. Dinala sila sa ospital kung saan unang idineklarang brain dead ang abogado. Nakausap na ng mga opisyal ng konsulado ang pamilya ni Lilo at mga kung tutulungan silang maiuwi ang labi ng biktima sa Pilipinas. Si Lilo ay dating kabilang sa legislative staff ni na dating Senador Mar Rojas at Senadora Leila De Lima. Naging counsel din siya ni outgoing Vice President Lenny Robredo sa canvassing nitong katatapos na eleksyon. Wala pang update ang Philadelphia Police sa kanilang investigasyon. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga puso, ngayon ang pinakamahaba nating araw o daytime sa taong ito. Sumikat po ang araw kaninang 5:28 ng umaga sa Metro Manila yan at inaasahan na lulubog yan mamayang 6:28 ng hapon. 13 oras ang haba ng ating maghapon o daytime, mga kapuso. Pero simula ngayong araw ito, bukas, unti-unti, iigsi naman po uli yung daytime at hahaba yung nighttime. Ayon sa pag-asa, ito ay dahil sa tinatawag nating summer solstice o June solstice. Nagaganap ito dahil umiikot ang araw, ang mundo sa araw, mga kapuso. Hudyat din ito ng pagsisimula ng summer o tag-araw sa Northern Hemisphere at winter o taglamig naman dyan sa may Southern Hemisphere tulad sa may Australia at New Zealand. Pero sa ngayon, magpapatuloy yung maalisang panahon, mga kapuso. Ribs ng high pressure area, extension po yan ng isang malaking umiikot na hangin na nakakaapekto dito sa may eastern section ng Luzon. At base sa latest rainfall forecast ng Metra Weather, ito mga kapuso, sa umaga, posible ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon, dyan sa buong Visayas, maging sa Mindanao. Pero pagdating ng hapon, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na yan sa Visayas at Mindanao at sa Luzon. Makikita nyo, natakpan na ang buong Luzon, Visayas at Mindanao ng mga kulay na yan. Pero yung mga kulay orange at pula, yan po yung mga intense thunderstorm na pwedeng maging dahilan ng pagbaha at maging yung pagguho ng lupa. Kaya dapat maging I am ready kahit wala tayong bagyo dito sa ating bansa. Sa mga taga Metro Manila, maayos o maganda ang panahon ngayong umaga, mainit at maalinsangan yan, mga kapuso. Pero pagdating ng hapon, posible po yung mga thunderstorm, yung nakikita nyo yung kulay na yan, posibleng hanggang katamtamang ulan ang pwedeng maganap sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at magtatagal yan hanggang mamayang gabi. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Pinaghahandaan daw ni Vice President-elect Sara Duterte ang malaking hamon bilang Education Secretary. Ayon sa susunod na Vice Presidente, nakausap na niya si President-elect Bongbong Marcos kaugnay sa pag-review sa K-12 program. Pinag-aaralan din ni Duterte ang posibilidad ng pagbibigay ng aumento sa sahod sa mga guro. Target din daw niya ang pagpapatupad ng face-to-face classes sa Agosto at isulong ang pagpasa ng batas para sa mandatory ROTC. Sabi naman ni Senador Franklin Drilon, malaking hamon na nga harapin ni Duterte dahil labis na naapektuhan ng pandemic ang estado ng edukasyon sa bansa. Binanggit niya ang report ng World Bank na 9 sa 10 Pilipinong bata na may edad 10 ang hindi nakakabasa. Ay kay Duterte, bukas siya sa pakikipagdialogo sa mga guro at magulang kaugnay sa education system. That is something na kailangan na pag-usapan, na it cannot be decided overnight. But initially, it is something na napag-usapan din namin ni President Marcos, and he already gave instructions with regard to the review of the implementation of the K-12 program of the Department of Education. Binati ni Vice President Lenny Robredo si Vice President Alexara Duterte. Hangad daw ni Robredo ang tagumpay ni Duterte. Naasahan din ni Robredo na maipagpapatuloy ang mga proyekto at programang sinimulan ng kanilang opisina. Sinabi ito ni Robredo sa Uteng Ceremony ng ilang uupong lokal na opisyal sa Magaraw, Camarines Sur. Congratulate ko siya. I wish her well. Kung meron mga tanong, andito lang kami lagi.
Wala naman tayong hinangad, kundi yung mga bagong officials na will perform well. Ako, I would like to believe na yung mga projects naman namin para naman yung sa communities. So ako, yung aking inaasahan na ipagpapatuloy din. Isang sanggol ang natagpuan sa basurahan sa Luna, La Union, sa Pili, Camarines Sur. Patay ang isang sundalo matapos barilin umano ng kapwa sundalo. Narito ang unang balita. Patay ang isang sundalo habang sugatan ng isa pa matapos umanong barilin ng kapwa nila sundalo sa kampo ng Philippine Army sa Pili, Camarines Sur. Kinilala ang nasawi na si Major Gary Masedma XO at sugatan si Sergeant Manuel Colico Jr., Disbursement Non-Commissioned Officer ng 5th Finance Service Field Office ng Philippine Army. Base sa imbestigasyon, na baril ang dalawa ni Captain Martin Añosa na magkaroon sila ng pagtatalo. Si Añosa, isang administrative officer, ay kalaunang natagpuan wala ng buhay sa kanyang kwarto. Nag-iimbestiga na ang Philippine Army at Philippine National Police. Inalam pa ang motibo sa krimen at sanhi ng pagkamatay ng sospek. Isang sanggol ang natagpuan sa basurahan sa Luna, La Union. Ayon sa pulisya, tila bagong silang ang babaeng sanggol dahil may dugo pa ito sa katawan. Matapos masagip, dinala ito sa ospital at ngayon nasa pangangalaga na ng DSWD. Inalam pa kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Sa Silang Cavite, siyam na sasakyan na nagkarambola sa bahagi ng Tagaytay, Santa Rosa Road. Ayon sa pulisya, na walang umano ng preno ang trailer truck, kaya inararo nito ang walong sasakyan. Walang nasaktan sa insidente. Nasa kusodiyan ng pulisya ang driver na sinusubukang pangkunan ng pahayag. Yan ang unang balita. James Agustin, Bumpuso, para sa Pilipino. May mga panukala na buhay ng Bataan Nuclear Power Plant para maresolba ang problema sa supply ng kuryente sa bansa. Pero isang Filipino-American geologist ang nagsabing posibleng hindi ligtas ang gagawing rehabilitasyon sa planta dahil daw sa Mount Natib na isang potentially active na vulkanigan. Eh dapat siguro yung kaligtasan ng marami dahil yung pa rin ang issue kaya hindi natuloyan. Kailangan talagang masusi, talagang pag-aaral. Paano? Ano kaya palagay ng mga netizens dito, Ivan? Susan, Igan, narito ang boses ng masa. Hindi pabor si Aisha Winks na muling buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Matindi raw ang panganib sakaling pumutok nga itong Mount Natib. Para naman kay Clyde Gasilios, dapat ipagpatuloy ang Bataan Nuclear Power Plant para sa ikaunlad ng bansa. Pabor din si Aya Menor kung ito raw ang solusyon para dumami ang supply ng kuryente at buwaba ang sigil, pero pag-aralan daw mabuti. Sabi rin ni Ray Mundo, kailangan ng masusing pag-aaral ng mga eksperto para madesisyonan ang pag-operate ng nasabing planta. Dahil din ang pananaw ni Jesse Espinosa, hindi lang daw dapat pakinabang isipin kundi pati rin ang lahat ng masamang epekto kapag nagbalik operasyon ang planta. Naghayag ng suporta si Senador Coco Pimentel kay Senator-elect Robin Padilla bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Tutulungan daw ni Pimentel ang baguang senador sa pagsulong ng federalismo sa bansa. Isang federalism advocate si Pimentel at malaking bagay raw na ang uupong chairman sa nasabing komite ay naniniwala rin sa nasabing uri ng gobyerno. Ang sabi ko sa kanya, sana makuha mo yung komite na yan. I'm speaking not as minority leader or minority but as a believer in federalism. Kasi at least for the first time, ang magiging chairman ng komite na yan is an advocate for federalism. Diba? Itinigil lang libreng sakay sa ilang pampublikong transportasyon na dumaraan sa Commonwealth Avenue. Ang MMDA naman tuloy ang libreng sakay lalo na tuwing rush hour. Live mula sa Commonwealth Avenue, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, kumusta ang morning commute ng mga kapuso natin? Na, kaya marami na yung mga pasaherong naghihintay ng masasakyan dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dumidiskarte na lang daw sila para hindi mahirapan sa pagpasok sa trabaho araw-araw. Yung iba, nanghihinayang daw dahil sa nawalang libreng sakay sa mga modern jeepney. Alas 4 pa lang ng madaling araw, naipo na ang mga naghihintay ng masasakyan dito sa Litec sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Umaabot daw ng isang oras ang paghihintay ni Romeo ng masasakyan papasok sa trabaho araw-araw. Mahirap din. Maaga, aalis ka, papuntang trabaho. Sa kalagayan kasi rito, ganito lang, pahirapan.
Kailan pa po ako sa ano, ma'am, sa ano, Multalban. Papunta ako sa ano, sa trabuhan ko. Papasok. Si Iza naman, kailangang i-advance ng 2 oras ang alis sa bahay para lang hindi sumabay sa rush hour. Yung mga oras na 1 oras lang pagitan ko bago mag-duty, doon ako nararush kasi punuan na yung mga jeep. Tapos mabilis pa yung mga tao sumakay. Pero minsan may mga MMDA, nagpapapila sila. Kaya hindi naman maanong sumakay, mahirap din. Kaya malaking bagay raw sana ang libreng sakay ng MMDA mula Doña Carmen hanggang Cubao, Quezon City. Bukod sa karagdagang masasakyan, nakatipid pa sila sa pamasahe. Si John Paul nga, nasa 500 piso raw kada buwan ang natipid. Yun nga lang, itinigil na ang libreng sakay kahapon dahil kulang na raw ang pondo ayon sa mga tsuper ng beef transport. Siyempre kung tatanungin, gusto ko meron pa rin kasi malaking tulong na rin po yung para sa amin na araw-araw bumabiyahe. Ang bayad sa pagsakay sa modern jeep, 12 hanggang 29 pesos. Pero ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, tuloy pa rin ang libreng sakay dito sa Commonwealth. Yun nga lang, kapag rush hour lang, gamit ang 4 na bus at 2 military truck. Mga kapuso, katulad po ng nakikita nyo sa live situation, eh mahaba na yung pila ng mga pasahero rito. May mga dumaraan namang bus, jeep at UV pero punuan na rin sa dami ng sumasakay ngayon. May mga kawanin ng MMDA dito na nag-aayos ng pila at nagmamando rin sa pagsakay ng mga pasahero para mas maging maayos at ligtas ang sistema. Samantala, para naman po sa traffic situation dito sa bahagi ng Don Fabian sa Commonwealth, eh maluwag pa naman po sa parehong side na papunta ng Quezon Memorial Circle at sa Fairview. Yan ang unang balita dito sa Quezon City. Ako po si Darlene Kay, buong puso para sa Pilipinas. Ah, ito pala ho. Pinakita ho ni nakapuso couple Jendeline Mercado at Dennis Trillo ang mukha ni Baby D for the first time. Sino kaya ang kamukha? Part yan ng vlog ni Jen kung saan ibinahagi niya ang kanyang pregnancy hanggang birthing journey. Ikinuwento rin nila na dapat ay magpapa-check up lang si Jen pero ready na palang lumabas si Baby Dylan hanggang maipanganak na nga ni Jen si Baby D through cesarean section. Makikita sa vlog ng lumabas ng operating room si Jen kasama na si Baby Dylan. Kami makita ni Dylan yung part. Magiging mommy of two na ang aktres na si Bettina Carlos. Ikinuwento na ni Bettina ang good news sa kanyang social media account. 4 na beses daw nag-test ang aktres para masiguro na positibo nga ang resulta. Ipinakita pa niya ang kanyang baby bump sa kanilang beach photos para sa selebrasyon ng Father's Day. Para sa aktres at asawang si Mickey, unexpected at isang blessing ang pregnancy ni Bettina, lalo na't ilang buwan pa lang ang nakalilipas nang magkaroon ng miscarriage si Bettina. Ikinatuwa rin ang panganay nilang si Gummy ang balita. Alright guys, ipinakilala na ang cast ng action-adventure series na Lolong na mapapanood na sa July 4. Sigurado ron na kaabang-abang ang bawat eksena. Yan ang unang chika ni Nelson Canlas. Formal nang ipinakilala ang buong cast ng inaabangang GMA Public Affairs action-adventure series na Lolo sa kanilang MediaCon bukod kay Kapuso drama prince Ruru Madrid na gaganap bilang si Lolong. Mapapanood din ang showbiz icon na si Christopher De Leon na gaganap bilang si Armando, ang numero unong nemesis ni Lolong. Kasama rin sa cast, sina Shaira Diaz, Ara San Agustin, Bembol Rocco, Jean Garcia, Paul Salas, Mikoy Morales, Marco Alcaraz, Rochelle Pangilinan, Maui Taylor, Ian De Leon, DJ Durano at Malu De Guzman. Sobrang proud ako na nasama ako sa show na to dahil isa na rin tong show na to sa malapit sa puso ko. Labis na ipinagmamalaki ng lahat na finally ay mapapanood na sa primetime simula July 4 ang kanilang pinaghirapan. Marami ang nasabik sa istoryang mula sa ideya ni Miss Jessica Soho na tinagdagan pa ng kakaiba at nakamamanghang animatronics at special effects. Pagsisiguro ng cast, magiging sulit daw ang paghihintay ng mga manonood. Every day, naiiyak pa din ako. Parang ganun ako kasaya na finally natapos na namin tong proyekto na ito.
At hindi lang basta natapos eh. Kumbaga, nakagawa kami ng isang proyekto na sobrang minahal namin, na alam ko sa sarili ko na habang buhay ko itong dadalin, na maikikwento ko ito sa mga magiging apo ko. Yan ang unang balita. Nelson Canlas, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.